Malaking gulo ito, just in breaking news, delikado to, VP Sara ipapa-impeach Roque to the rescue. Ayan, syempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Kaya huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Hello. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tungkol po dito kay VP Sara na plano umanong patalsikin ng ilang mga kongresista. Ganyan na sila ngayon eh. Okay? Nag-vlog po si Attorney Harry Roque patungkol dito, no? At let us hear from the itong mga kongresista. Kasi alam niyo naman itong si Attorney Harry Roque, hindi natin alam, baka merong mga nakalap siya mga impormasyon, kaya alam ni Attorney Harry Roque. Ay ngayon, nagre-react ngayon itong mga kongresista na ito. Kasi siguro nabubuking sila. 'Di ba? Bakit kailangan yung ipa-impeach, ha? O patalsikin itong si VP Sara? Takot, ganyan na ba kayo katakot kay VP Sara na talagang gusto niyo patalsikin? Okay? So yan, panoorin natin itong balita na ito at magre-react tayo dyan mamaya, okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Ayan. Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video like natin. Like and share, Facebook, YouTube, Don't Mark TV. Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news, okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Simulan na natin ang una nating banatan. Okay? So, heto na nga, no? Alam ko naman na mangyayari talaga ito, eh. Kasi, noon pa, meron talagang tao na is very insecure kay VP Sara. Okay? Yung mga politicians ba na gustong atat ng maging presidente, hindi makahintay ba? Alam mo naman na itong si VP Sara, sinakripisyo niya ang kanyang sarili na maging vice presidente dito kay PBBM, di ba? Alam natin kung noong time ng eleksyon, kung si VP Sara po, kung ang tinakbuhan ni VP Sara ay presidente, eh talagang matatalo itong si PBBM, di ba? Malamang malaki ang laban kasi ni VP Sara noong mga panahon na yon. At syempre, pababa pa lang si FPRRD noon. 'Di ba? Pero yun nga, sinakripisyo ni VP Sara. Tumakbo na lang siya bilang vice president. 'Di ba? Sinuportahan niya lang si PBBM. Kasi doon niya pinatunayan sa lahat na hindi ako takim sa kapangyarihan, hindi ako takim, hindi ako sakim. Ngayon, yung ginagawa kay VP Sara ngayon, kung sila may planong ganyan na si VP Sara is patalsikin bilang vice president, eh nadudoon na yung ano, yung lumalabas na salitang sakim. Hindi si VP Sara ang sakim, kundi yung mga taong gustong magpatalsik sa kanya. Diba? Bakit gusto siyang patalsikin? May posibilidad kasi na maging presidente siya. Unang-una sa 2028. Binabalik-balikan natin yung year na yan. Diba? Kasi alam naman nila sa mga sarili nila na malakas si VP Sara sa 2028. At ito pa, yun nga, di ba? Kung may mangyari sa presidente na hindi maganda, ganito, ganyan, minsan nagiging advance yung isip ng mga masasamang espiritu siguro, eh paano kung may mangyari sa ating presidente? Di ba? Ganito, ganyan. Bumaba o mapababa siya. Siyempre, ang papalit dyan yung vice president. Di ba? Eh di magiging presidente si Sara Duterte. Eh paano ngayon tayo? Ang mga nag-iisip ng mga ganyang pag-iisip ay yung mga taong sakim sa kapangyarihan. Yung mga taong nananakam sa mataas na posisyon. Kasi kung hindi ka nananakam sa mataas na posisyon, hindi ka gagawa ng mga ganyang bagay. At yung mga Duterte, hindi mo mapapag-initan yan. Dahil wala ka namang pakialam doon sa posisyon. Diba? Ang gusto. Pwede ka naman maglingkod sa taong bayan kahit wala ka sa posisyon kung talagang matulungin ka talaga. O, di ba? Kung talagang gusto mong tumulong sa mga tao. Kahit na simpleng mamamayan ka lang, makakatulong ka.
Pero syempre, iba pa rin yung merong kamposisyon. Ngayon, bakit inaapuro nila si VP Sara na mawala? Dahil syempre, natatakot eh. Natatakot kami dyan. Diba? Wala lang ibang pambato dyan na pwedeng itapat. Kung dumating yung 2028, sino itatapat natin dyan? Diba? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, kayo yung gumawa ng malaking problema sa sarili nyo. Kayo yung gumawa ng sariling multo nyo. Diba? Siguro kung hindi nyo pinag-initan yan si Sara Duterte, si VP, wala sana kayong problemang ganyan eh. Kung pinanatili nyo pa rin ang Uniteam na buo, wala sana kayong problema ng ganyan. Baka si VP Sara, makuha nyo pa sa pakiusap yan. Oy, VP, baka pwede ako muna tumakbong presidente sa susunod. Diba? Ay baka mamaya sabihin ni VP, okay lang. Kasi maganda naman yung nagiging pakitungo sa kanila ng kung ano yung ano ngayon, diba? Eh kaso hindi. Dahil sa pananakam, sa kapangyarihan, is gumawa ng mga hakbang na hindi ka nais-nais sa mata ng taong bayan. Diba? Ang akala nila, kapag lumabas na masama si VP Sara sa mata ng ang akala nila, sa ginagawa nila, is lalabas na masama si VP Sara sa mata ng taong bayan. Pero hindi nag-work. Hindi ganun na naging tingin ang taong bayan kay VP Sara. Naging useless. Kaya ganyan na lumabas, mas lalo silang nakakuha ng hindi magagandang resulta. Si VP Sara ngayon ang kinakampihan ng tao. Si VP Sara ngayon ang pinapaboran ng tao. Diba? So, pabor na nga. By the way guys, kape-kape muna tayo ha. By the way guys, sana all may kape. Kung itong si VP Sara kung tumakbo itong presidente, baka siguro ngayon si Bongbong Marcos natalo na. Diba? Pero dahil si VP Sara po ay merong respeto at merong prinsipyo, hinayaan lang niya. Okay? Hinayaan lang niya. Kasi kung tutusin para sa akin na wala na akong ibang makita na pwedeng tumakbo ng pagka-presidente na pwedeng tumapat kay VP Sara once na tumakbo si VP Sara. Wala na akong makita. Sino? Kayo mga katunay, baka meron kayo na medyo napupusuan na pwedeng itapat kay VP Sara na maaaring makipagsabayan sa kanya. Diba? Yung iba dati pinupush si Raffy Tulfo. Diba? Pero sinasabi naman ni Raffy ay ayaw-ayaw niya niyo. Diba? Pero mabigat talaga yan si Raffy. Magkakaroon ka ng problema dyan. Diba? Mabigat yan pag inan ni si Raffy. Depende sa kanya. Pero ang tingin ko, baka vice president ng itakbo. Pero sa pagiging presidente, wala ako nakikitang magiging katapat ni VP. Kaya dun sila natatakot eh. Kasi kapag nawala si Sara Duterte doon sa lineup na tatakbo ng presidente, ay kahit sino pwede na eh. Diba? Kahit na mga ano, yung pangarap nila parang matutupad na. Diba? Ngayon, pagkatapos nyong gamitin si VP Sara, gusto na ninyong patalsikin ngayon? And, hindi na ako nagtataka dito, alam kong mangyayari talaga ito. There will come a time na pag-usapan yan sa Kongreso. Ha? Inunahan na ni Atty. Harry Roque nga, diba? O, ito yung balita. Okay, pasok! Tinanggi ng ilang kongresistang alegasyon ni Atty. Harry Roque na may umanong nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa front line na balitang yan. So meaning to say, dine-deny ngayon po ng Kongreso na merong niluluto na impeachment para kay VP Sara. Dine-deny ninyo yan ha. Pero kung merong impeachment na ihihearing, dyan ko talaga masasabi, wag kami. Inunahan na kayo ni Atty. Harry Roque. Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, unang pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may planong mag-impeach o magpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sinundan niya ng Facebook Live kagabi ni Roque kung saan ibinunyag niyang plano raw ito ng ilang mambabatas sa kamera. Ngayong linggo raw, ihahain ang impeachment case. Ang tanong, bakit alam ni Atty. Harry Roque na merong mga galawan dyan sa Kongreso? Siguro hindi naman gumagawa lang ng usap si Atty. Harry dahil siya din naman ang mapuputukan dyan. So kung alam niya man yan at nakarating sa kanya na meron palang ganyan, ibig sabihin merong nagchuchuchu kay Atty. Harry dyan. Diba? Ibig sabihin yung nagchuchuchu nung kay Atty. Harry, eh kampi sa mga Duterte yon. Kasi hindi ka naman chuchuchu kay Atty. Harry kung ano eh. Kung hindi ka maka Duterte, syempre kung kontra ka sa ito, bakit ko sasabihin yan? Mas maganda gulatan na lang. Diba? I know for sure, maraming kaibigan na mga congressman si Atty. Harry Roque sa loob. Maraming so, ibig sabihin yan, meron pa rin kakampi. Diba?
Kasi Attorney Harry Roque, kahit sabihin na kaibigan kita, 'di ba? Pero kung ayaw makisali noon, hindi ako magsasalita kahit kaibigan tayo, wala akong alam diyan. Pwede naman silang magganon. Okay, hindi ko alam 'yan, yung mga ganyan, impeach. Hindi ko alam. Pwede nila itanggi. Kaso nga lang, may nalaman si Attorney Harry, ibig sabihin is kontra din siya dun sa pagpapa-impeach kay BP Sara. O maka Duterte siya, ibig sabihin ng kampi siya. So ibig sabihin niya may mga natitira pa dun na kampi sa mga Duterte dun sa Kongreso. Hindi lahat parang solid. Pero hindi lang siguro sila makabuga dahil alam nila kung sino yung pinuno nila ron. Congressman dyan na gusto pa rin ang pamumuno ng mga Duterte. Yang mga alam ko ha, inanalyze ko na yan. Marami pang mga congressman na mas gusto nila ang pamumuno ni Duterte. Pero wala silang choice. They have to follow kung ano yung utos dyan sa kanilang mga tambaluslos na pamamaraan. Diba? Ganyan talaga ang kongreso. Dati nang sinabi yan ni former President Duterte, ganyan talaga ang galawan ng mga kongreso. Kung saan yung masaya, doon sila. Nasaan yung pera, doon sila. Kaya itong si Attorney Harry Roque, dati siyang nasa kongreso. Marami siyang kaibigan dyan sa loob. And I know, maraming nagre-report kay Attorney Harry Roque na niluluto na ang impeachment ni BP Sara. Kumbaga may tipster na dun sa loob, aba. Ha? Sariling opinion ko yan. Kaya ibig sabihin ito, hindi solid dyan sa kongreso. Kasi may nagtitipster dyan. Analysis ko yan. Okay? Kaya, kayong mga taga-kongreso dyan, kung ano yung mga galaw ninyo, matutuklasan talaga kayo. Ha? Mabubuking at mabubuking talaga kayo. Tomo. Patuloy. Alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. Natingin ko, mulat ang mga... Yun yung sinasabi ko, pareho kami ni Attorney Harry Roque, na dahil yan sa 2028. Wala nang ibang dahilan yan. Mga Pilipino, na paninira lang ito kay BP Sara. Ngayong araw naman, itinanggi ng ilang leader ng Kamara ang aligasyon ni Roque. Ma'am Lichen, hello po. Dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Ito yung joke niya, corny. Sa totoo lang. Ano, nakakatawa doon? Corny, sa totoo lang corny mo. Dalawa. Pero... Natatawa. Sige. Si Sir Don Maracol. Tawa kayo guys para ano, sa totoo lang ang corny mo, sir. Parang wala naman po akong nakikita na ganun. Tinignan. Sarili ng joke, tumawa siya. Tumawa ka sa joke mo, hindi naman nakakatawa eh. Ko yung left, tinignan ko yung right, parang wala naman pa. We're sticking to the issues in the House of Representatives. So, baka ano, kailangan, medyo madumi yung crystal ball, kailangan na... Corny. Ang corny nyo, sir? Madumi yung crystal ball. Corny! Linisan ng konti. Pinabulaanan din ni Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang pahayag ni Roque. Pero hindi raw katakataka kung may gusto talagang magpatalsik sa bise. Hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo o ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through filing of an impeachment case. Pananagutin? Anong pananagutin ni VP Sara? Ano yung pananagutin niya doon? Ano ba yung pananagutan niya? Meron ba? May ginawa ba siyang matindi? Diba? Na naka-apekto sa taong bayan? Siguro kayo nakakapag-isip. No? Nakakapag-isip kayo ng mga ganyan. Saan niyo ba pinupulot yun? Na si BP Sara may ginawang hindi maganda sa taong bayan. May mga grupo na lalabas, ganun. Eh siguro yung mga grupong lalabas na yun, ay yung mga naapektuhan dun sa mga ginagawa nila BP Sara na talagang hindi maganda yung ginagawa ng mga yun, kaya kinokontra sila ni BP. Diba? Siguro maaaring lumabas yung mga yun. Sino mga lalabas? Mga adik? Diba? Kukontrahin, mga Duterte yan, ganyan, pakulong yan, ganito. Kailangan ma-impeach yan. Kailangan matanggal yan. Para hayahay na kami. Yun ba yung sinasabi nyo, yung may mga iba-ibang grupo? O yung mga rebelding grupo na kinokontra ng mga Duterte? Diba? Ayun ba yun? Ayun ba yung mga pupunta ron? Yun ba yung mga magpapatanggal sa kanya? Pero sa sinasabi mong yan, swerte mo kung may pupuntang mga taong bayan dyan, na mga inosenteng taong bayan para ipa-impeach si BP Sara. Diba? Wala na akong ibang makitang pagkakamali na nagagawa niya. Ginagawa niya nga yung trabaho niya.
Di ba, nakita naman natin, hindi siya takles ang vice president, hindi siya puro-pormang vice president, puro siya trabaho, tahimik siya gumawa eh. Tahimik, hindi siya maingay, hindi siya showy sa ginagawa niya sa taong bayan. Ngayon, maiisip nyo na ganyan, na meron siyang ginagawa, kaya kailangan ipa-impeach. Diba? Sa tingin nyo, may masama siyang ginagawa. Siguro sa tingin nyo. Sa tingin ng taong bayan, wala. Kaya ba kayo nagngangak-ngak ngayon kasi natamaan kayo sa statement ni VP Sara? Diba? Sagutin nyo yung 5,500 flood projects. Sagutin ninyo ang mahal na bigas. Sagutin ninyo yung mga importations na ginawa ninyo pagkatapos pagdating dito sa Pilipinas, mahal pa rin. Yan, dapat yung mga problema talaga ng bansa ang sagutin nyo, ang pag-usapan nyo. Hindi yung pagpapa-impeach sa isang tao na wala namang nagawang masama sa taong bayan. Diba? Marami tayong problema na dapat nyong lutasin dito, hindi yung pagpapa-impeach kay VP Sara. Ang problema, dumadagdag pa kayo sa problema. Diba? Dinadagdagan nyo pa. E paano yan? Pag naging presidente yan, e di kayo magkakaproblema niyan. Diba? O kaya pag naging presidente siya, bigla kayong babait. Biglang baliktad, ganun. Diba? Manong tulungan nyo na lang yung gobyerno. Diba? I-advisean nyo yung presidente natin na tulungan ng taong bayan. Tulungan nyo yung presidente kung paano mapapaunlad ang ating bansa. Paano mapapamura yung mga bilihin. Diba? Yun ang dapat yung isinusulong eh. Hindi yung pagpapa-impeach sa isang taong wala namang kasalanan. Parang si Jesus. Sorry for this word na magagamit natin. Parang si Jesus Christ. Tapos si Barabbas pinagpilian ng mga tao. Ang pinili nila yung criminal, si Barabbas. Dahil ang tingin nila kay Jesus Christ is, masamang tao, manluloko, ganun. Pero ayaw nilang aminin sa sarili nila nung mga tao na yun na malaki ang nagagawang kabutihan ni Jesus Christ sa mga tao kumpara dun kay Barabbas. Parang eto yan, mas pinipili nyo yung Barabbas kaysa kay VP Sara. Diba? Wala akong nakikitang kasalanan. Ako si Poncio Pilato, wala akong nakikitang kasalanan sa kanya para siya'y ipako sa krus. Diba parang ganun? Kung natatamaan po kayo sa statement ni VP Sara, kaya kayo ngayon nag-iingay, ha? Huwag si VP Sara. Bakit pananagutin? Wala namang ginagawang masama. Oo. Kung ipa-impeach ninyo si VP Sara, anong grounds for impeachment? Sige nga, ano yung maging grounds? Alam nyo, masama kasi yung ginagawa ng mga Duterte. Kinukontra nila yung mga bisyo, nilalabanan nila yung mga taong labas na, di ba? Gusto nila maging diretso ang bansa, maging maayos, maging... Yun, masama daw yun eh. Kailangan kasi dito, para hindi ka ma-impeach, sakay ka, kung ano yung agos, pag may pondo, ipang grocery mo. Diba? Dapat mga ganun. Dapat hindi ka makabayan, diba? Hindi mo iniisip yung taong bayan. Ganun yan eh. Yun ang tama ba, ganun? Ano ni Pisara? Alam ko. Sasabihin na naman nila, pumunta ka sa ibang bansa nung panahon ng baha. Oh, bakit? Kung nandito po si VP Sara dito sa Pilipinas, yung baha na bakit hindi ba babaha? Babaha pa rin naman di ba? Napahiya lang kayo kasi mas nauna pa yung mga tulong ni VP Sara. At saka ano bang magagawa ni VP Sara? Pipigilan niya yung baha pag nandito siya. Diba may tumutulong naman yung Office of the Vice President nung panahon ng baha? Diba wala din naman siyang magagawa kung nandito siya, hindi niya naman mapipigilan yung baha eh. Sino sa Sikibuloy mapipigilan yung mga kung ano-ano, diba? Peace tayo ah. Diba? Ang dapat dito kasi, inaano nyo, bakit hindi pa pinagawa yung flood project na yan? Dapat hindi tayo binaha. Dapat ganun. Diba? Ilabas si VP Sara doon dahil hindi naman niya proyekto yun. Diba? Meron talagang humahawak ng proyekto na yun. O sino ba yung humahawak ng proyekto na yun? Yun ang dagsa inyo. Diba? O kayo, may naitulong ba kayo? Kayong mga taga-kongresista dyan. Kasi ang iniisip nila dito, hindi naman tumulong yung si VP Sara. Yung pagtulong ba ang tinitignan nyo? Ang tignan nyo, bakit bumaha? Diba? Dapat yun ang nabigyan ng solusyon para hindi na tayo nagkaroon ng problema. Diba? Yun ang dapat nilutas. Diba?
May naitulong ba kayo sa baha sa NCR? Wala kayong karapatan para sabihin, pananagutin ng si BP Sara. Anong pananagutin? Kayo ang dapat managot. Dahil ang taong bayan, laging nagtatanong sa mga kapalpakan ninyo. O, sagutin nyo muna yung 5,500 project kung saan napunta. So, sa ngayon, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Nanatiling chismis? Bakit? Chismis ba ang nagmamayabang sa SONA? Pagkatapos ng dalawang araw, bumabaha? 5,500 plan projects na ang mga wala, nataw... Walang iya kasi si Karina eh. Nambisto eh. So meaning to say, ipinagmayabang mo na hindi na magbabaha. O, pinak-check ka ng bagyo, ayan, after 2 days, bumaha. Tapos si BP Sara sasabihin mong, chismis? Chismis yon? Kapal ng mukha mo. Noong isang linggo lang, naglabas ng open letter si VP Sara at binatikos ang iba't ibang problema ng bansa na hindi... Bakit? Yung open letter ni VP Sara, mali ba yon? Saang banda na mali yung ginawa ni VP Sara? Para kasing ang problema dito, parang ayaw nilang magsalita si VP Sara. Takam na takam sila dati sa mga sagot ni VP Sara, pero ngayon nagsalita na si VP Sara. Yun naman ang hindi nila madala ngayon. Diba? Nagugulat kayo sa mga sinasabi niya. Tsaka karapatan niyang magsalita. Sino kayo para pumigil sa kanya, di ba? Karapatan niya yun. Lahat ng tao, may demokrasyang magsalita. May demokrasya na ilabas kung ano yung nasa sa loob niya. Tapos sinasabi, parang wala siyang utang na loob, kinukontra niya. Hindi. Nilalabas lang niya kung ano yung nasa sa loobin niya. Yung sama ng loob niya, kung meron. Pero hindi naman siya nagiging taklesa kapag ginagawa niya yun. Hindi niya minumura kung sino yung taong tinutukoy niya ron. Diba? Maganda pa rin ang pagkakasabi niya. Eh, iba nga, hindi na maganda yung sinasabi sa kanya. Pero siya, ganun pa rin. May respeto pa rin sa pagsasalita niya. May respeto pa rin sa sulat niya. Diba? May nilabag ba siya sa batas? Sa kanyang pagbabatikos dito sa ginagawa ng gobyerno through the open letter? Mm. Sige. Inggit lang kasi kayo eh. Oh, bakit? Pasipsip na naman kayo, nitamba. Sipsip, sabihin niyo sipsip kayo. 'Yun ang totoo. Kaya kayo, every time babatikusin ni VP Sara yung mga kapalpakan, eh attack dogs kayo. Natutugunan ng pamahalaan. Tingin naman ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, posibleng itinaon ang issue ng umano'y impeachment sa nakatakdang pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa koneksyon ng Pogo, illegal na droga. Imagine that one. I-impeach raw itong si VP Sara in connection to this, ano, drug war Pogo. Ganyan sila ka, ano? Aba, lahat inano na sa kanya. Bakit kapag nanakaw lang sa tsampayan ng kapitbahay, isama niyo na rin. Obsessed and desperado na talaga. Anong kinalaman ni VP Sara dyan? Na hindi man siya DILG. Hindi naman siya dyan ang nagsusulba dyan sa Pogo. Dati siyang Department of Education. Anong kinalaman ni VP Sara dito? Oh, para anong kinalaman niya sa Pogo? Nasa DepEd siya. Eh di wow. Pitcha. Tingnan nyo nga naman. Kaya nga, kayo. Bakit ayaw nyo na lang kasing sabihin na BP Sara, huwag ka nang tumakbo, natatakot kami sa'yo. Napakasimpleng salita lang yan. Baka mamaya makinig pa si Sara Duterte sa inyo. Huwag ka nang tumakbo, hindi ka na namin papakailaman. Oh, tapos na. Malin sabi ni BP Sara, oh sige, bahala na kayo sa buhay nyo, tumakbo na kayo. Malaman to, ang tuwa sila yan. Yung mga kontra kay BP dyan. Wala nang naniniwala sa inyo. Dahil lagi na lang pabida, pautot, lagi na lang pasikat, lagi na lang harong ingnon sa Bisaya pa. Ha? Pabilib kayo sa presidente eh. Pabilib kayo sa inyong House Speaker eh. Yan ang ano ninyo. At human rights violations kung saan iimbitahan ang ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang alam kung ano yung intention really. Maybe to preempt. Hindi mo pala alam bakit nag-iingay ka dyan. Shut up your mouth na lang kung wala kang alam. Whatever is the result of this investigation to somehow divert the attention. Hindi, shut up. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.